Ngayon naman Dayan, dumako naman tayo sa usapin pang kalikasan dahil meron tayong nakitang isang magandang proyekto dito sa Batangas, yung tinatawag na Project Haven. Lahat ng yan, malalaman natin dito sa Tutok Kalikasan. Thank you. Urban Organic Gardening, isa pa lang yan sa mga natututukan nating proyekto ng mga paaralan dito sa Batangas. Kaya naman, mula sa Batangas East Elementary, ay nagtungo kami sa Tulumpok National High School. At kung BCEES ay may urban garden, dito sa Tulumpok National High School ay meron silang kung tawagin ay Project Haven. Ang Project Haven po ay nakatutok po sa conservation po ng soil as well as po sa flood control po. So makikita po ninyo ang ginamit po naming mga materials ay mga indigenous po kasi po yun po yung mga materials na present po or resource na meron po kami dito sa community. Yun din po yung madala ng mga bata. Ang gumawa po ng lahat na yan, bukod po sa naisip ng aming faculty president na si Ma'am Lolita Contreras, pinagtulong-tulungan po ng mga mag-aral. Wala pong mabigat na machine na ginamit para po matapos ang proyekto. Bagus po ay ang kamay at ang manual na pagtatahi ng bawat bao ang ginamit po ng mga bata. Siyempre po, sa pagtutulungan po ng bawat isa, nakatapos po kami sa ganito pong uri ng proyekto. Kung nakikita po namin na ang lupa ay nauubos po sa paaralan, since po ang aming pong eskwalahan ay situated po along the hill side po. So we decided po to idea na paano po makokontrol ang pag-uubos ng lupa na to. So kaya po, ang naisip po namin project ay Project Haven at ang under po nito ay ang pag-control po ng soil po during heavy rains and floods. Nakatulong ang mga baong ito upang hindi magkaroon ng kung tawagin ay flash flood o ang mabilis na pagdaloy ng tubig, dahilan upang magkaroon ng pagguho ng lupa o landslide. At bukod sa mga coconut shells, ay pati ang mga coconut husk ay may mga pakinabang din. Nakapaligid din po ang coconut husk para po ma-contain niyan ang water kasi ang isa pong problema sa aming paaralan ay ang supply ng tubig kasi sa buka lang po kami kumukuha. Kaya po, yung pong mga coconut husk na yan, siya po yung napocontain at sa pangangailangan po ng tubig ng mga puno, may moisture po na mabibigay ang mga husk na yan. So hindi po time to time kami nagdidilig, every other day po para po at least yung pong kakulangan sa tubig po ay nasusolusyon na namin. Good leaders aren't born but are made, ika nga. Kaya naman at a young age, dapat lang na ang ating mga young leaders ay hubugin ng tama. Bilang nga po kami yung pinuno ng aming paaralan, kami po yung nangunguna sa mga kapag-aaral upang magtulong-tulong po kami na maisakatuparad po itong natatanging proyektong ito. Tuwing vacant, yung nagtitipon-tipon po yung mga wala pong klase at doon po namin sinasakatuparan po yung mga aming agenda. Malaki po yung percentage ng populasyon po ng mga teenager. Siyempre po, kailangan po naming mahikayat yung mga teenager na yun kung saan pwede namin silang maging katulong upang mas mapreserba o ma-maintain namin yung mga proyektong aming ginagawa para makatulong naman po ang community. Tunay ngang heaven ang dulot ng proyektong ito. Dahil bukod sa pag-iingat natin sa kalikasan, ay nagbigay ito ng pagkakaisa at pagtutulungan sa bawat isa. Ang amin pong school ay kaisa sa pangangalaga ng ating kalikasan. Kami po ay nakikisa rin sa mga proyekto ng ating lokal na gobyerno o maging sa national man po ito. Ang amin pong paaralan ay patuloy at patuloy pa pong makikisa sa lahat pong proyektong inulunsad ng national man o ng local government tungkol po sa conservation and protection po ng ating environment. Mas nararapat po para sa amin na gamitin po namin yung aming talent. Libreng oras po, hindi po dun sa para sa paglilibang lamang o pagbubulakbol, kundi para po upang makatulong po sa aming komunidad o sa ating pamahalaan, lalo tigit po sa ating kalikasan. Meron nga po tayong kasabihan na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Lahat po tayo kailangan magkaisa upang magkaroon ng isang ng magandang resulta upang ang ating kalikasan ay maging maayos at patuloy na magiging maayos sa susunod pang henerasyon. Magmasid, makialam at makiisa. At laging tandaan ang pag-iingat sa kalikasan ay hakbang sa maayos na kinabukasan.